Hi guys, welcome back to my channel. So, sa video kong to is gagawa na naman tayo ng another product review. And ang product na gagawin ko ng review is ito, St. Ives Apricot Scrub. So, itong St. Ives na to is I've been using this for 1 month. Kasi first time that I use this is nag-dry yung skin ko. Then, sabi ko sa sarili ko na hindi ko nagagamitin to. And nakita ko kasi to sa mga YouTubers na gumagamit to sila ng ganito. And parang wala naman nangyari sa kanila. Then, sabi ko, syempre naingitera nga ako. And bumili ako ng ganito. And itong St. Ives na to is 192. Ayun ang tanggal ako anong price nito. Basta mga around 190 pataas to. Or 200 yun. Then, hindi lang ito yung size na meron sila. Meron din sila yung nasa ganyan lang kalaki. Nasa cup. Nasa cup siya. Parang yung lagay na Aztec. Ganun. Pero mas maliit pa na konti dun. And yun naman is 200 plus. So, ito na lang yung binili ko kasi gusto ko rin mag-try muna. And seriously, nung December ko pa ata ito nabili. At ngayon ko lang tiniis na gamitin ito. This St. Ives is hindi pwedeng gamitin araw-araw. Kapag kasi nag-exfoliate ka ng skin mo, ng face mo, is kailangan 2 times a week or 3 times a week mo lang siya gagamitin. Kasi na-try ko siya dati na 3 times yung ginagamit ko. Or 3 times a week ako nag-exfoliate ng skin din. Yun, biglang try out talaga lahat. Sobra. Kasi may iba din akong ginagamit na exfoliation thingy before. Then, naubos na. So, ito na may rin-trenay ko ngayon. Sobrang dami doon ang bad reviews sa St. Ives. So, ako, syempre, yun din yung perspective ko dito. Kasi nga, yun din yung na-experience ko. Then, ang chemicals doon is sobrang tapang doon ng mga chemicals na ginagamit. So, ayun, tinigil ko siya. Then, after 2 months or 3 months, trinay ko ulit siya. Nung ginamit ko na ulit siya ngayon, hindi naman na nag-dry yung skin ko. Okay naman na siya ngayon. Buti naman, okay na yung mukha ko ngayon. Hindi na siya nagda-dry. Then, ang ginagamit ko na kasi yung moisturizer ngayon is yung Bench Aloe Vera Gel. Ako kasi yung tipo ng tao na sobrang arte sa mukha. Gusto ko na malinis yung mukha ko instead yung katawan ko. Pero okay lang ko rin naman maglinis ng katawan. Pero mas prefer ko talaga sa mukha kasi ito yung unang nakikita, hindi yung body mo. Naghahanap kasi ako ng exfoliation, pang exfoliate ng mukha. Kasi parang hindi na exfoliate yung mukha ko. And more on cleansing, 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 cleansing ako. Wash your face, wash your face, wash your face, blah blah blah, toner, ganun. Then, hindi ako nakakapag-exfoliate. So, hanap ako ng mga exfoliation products, exfoliating products na the best talaga sa mukha ko or the best sa sensitive skin. And then, nakahanap ako ng ito ngayon, St. Ives, nahanap ko siya. Then, yun na, mahilig din kasi ako manood ng mga beauty essentials or mga beauty vloggers na nagre-recommend ng or nagpapakita ng mga skincare routines nila. So, I tried that one. I tried St. Ives and it works somehow. Sometimes. Basahin natin ang description natong St. Ives. So, ang St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub is from America's number one scrub brand. This award-winning apricot scrub with 100% natural exfoliants deep cleans instantly, leaving skin smooth and glowing. Sinabi nilang leave skin smooth and glowing is totoo po. Nangyari po yun sa akin. Then yung nakalagay naman sa unahan is St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub deeply exfoliates to reveal smooth skin. Then check din yun, tama din yun. And oil-free dermatologist tested. And 100% natural exfoliant. Hindi ko masasabi kung natural exfoliant to. Gustong-gusto ko yung amoy niya. So lang bet-bet ko yung apricot na amoy niya. Tapos, yung mga yung beads niya, yung pang scrub mismo ng mukha is sobrang laki.
As in, yung parang talagang pampatanggal talaga ng mga dead skin cells mo. Sobrang na-refreshen yung mukha ko. Yung laki niya, kung ano, kung gagamitin nyo man siya every week, is kailangan onti lang yung gagawin nyo. Onti lang yung ilalagay nyo sa fingertips nyo. Kasi kapag madami is baka kung anong mangyari sa mukha nyo dahil yun nga, masyadong matapang yung chemicals na ginagamit dito. Kapag hinila mo siya sa mukha, sobrang sarap. Namamassage talaga yung mukha mo. And then yung mga beads niya, yun talaga yung gusto ko kapag ginaganyan ko sa mukha ko. Itong St. Ives na to, kapag nilagay mo sa fingertips, walang tapon. As in, hindi lang siya yung puro cream, hindi lang puro ganun. Punong-puno siya ng beads na talagang makakapag-exfoliate talaga ng mukha niya. Bet na bet ko to, pero may times kasi talaga na hindi okay sa mukha ko. Ang type ng face ko, or ang skin type ng face ko is sensitive. Minsan dry, minsan oily, minsan normal. Pero ang sabi ng mga kaklase ko is normal naman daw yung face ko. Normal naman yung skin type ko. Pero ibas naman to sa akin. Then ang isa ko pong review is, kapag after kong gumamit neto, kapag humarap ako sa salamin, after kong mag-facial wash, after kong mag-scrub neto, or mag-exfoliate, is sobrang nag-lighten yung mukha ko. Para talagang isang linggo akong hindi naligo. Sobrang dumi ko. Sobrang na bet ko yung face. Test lang ko kapag after kong maghilamos. So, masasabi ko dito sa product na to is 50-50. 50-50 na may re-recommend ko sa inyo. Kasi, alam ko kasi nakadepende lang to sa skin type eh. So, that's it for today, guys. I hope you've enjoyed my vlog today. And if you like it, please give this video a big thumbs up and subscribe on my channel and hit the notification bell to get notifications from me, especially on my other product reviews or on my next product reviews. So if you have any comments, suggestions, recommendations, or opinions, please do comment down below. So see you guys on my next vlog. Bye!